What is up guys, it's your boy Louis. So marami sa ating nag-comment, nag-bash at binalikan ang mga prediction ng isang fortune teller stating Lumaan ang unang kabanata ng 2020. Sunod-sunod yung nangyari. Wildfire sa Australia, namatay si Kobe, namatay yung mga base at sa mga stands na hilig mo, pumatok ang bulkang Taal, tumaas ang suicidal rate, at ngayon, COVID-19/quarantino. But is 2020 still a good year? Sa akin, oo. Good year pa rin ang 2020. And there are so many things, or there are three things na nakita ko din why it is still a good year or a strong year for us. Ito siya. Number one, despite of the desolation, these are inspiration. Hindi mo ba napansin na kahit nakatago ka, nililimlim ka ng Lord? So, anong sense na hindi ka pinatatatag ng Lord? Remember, a butterfly will not appear if he didn't make a cocoon in it. Urat na ako, lumabas. Ipintitin pa lang eh. Oo nga. Kaya nga, kaso may mga regulations tayo na dapat or kailangan natin sundin. Ilang naman ito yung nahihirapan, pati ako rin eh. Kahit nga ang presidente, hirap. Pero despite na ganun, nagpapakatatag ang Pangulo upang magampanan niya kanyang tungkulin despite na maraming bokay or maraming criticism yung nangyayari sa kanya. O baka sabihin naman ng iba dyan, eh, DDS ako or kapag tumulig sa dilawan na. Nope, it doesn't matter on the political ideology that you have on your guts. What I mean is how the Lord strengthened the faith as you walk like a boss in this year. Diba? Oh my God! Pangalawa, despite of confusion, He has plans for you. Yes, ang daming balita ng mga ganitong announcement na policy ng Pangulo, or wala namang naitutulong ng government, ganito lang yan. May tulong din naman sila. Kaya alam, minsan nade-delay, pero pag nabigyan, be thankful. Don't blame others, instead do something. Not to brag if you have, nor rant if you don't, but be thankful. So what does it mean? Remember, hindi pa tapos ang 2020. Hindi pa nga nangangalahati yung taon, actually. May pa lang, sukun-suko ka na. Hindi lang pinagbigyan yung gusto mong lumabas, nagre-reklamo ka na. Kung may gagawin ka naman, nagre-reklamo ka pa din. Di ba? Dapat be thankful. God didn't let you to be in a such situation na hindi mo ma-overcome. For He has always so much plans for you that you don't expect. Di ba nga, sabi nga Jeremiah 29:11. For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Pangatlo na yan. Despite grief, there's joy. Look on the brighter side. Remember, the Lord didn't want you to be left behind just because of what happened for the recent months. He wants to be with you as you walk in life. Even if you felt na parang wala siya. Malamang, hindi mo naman mararamdaman ang Lord, pero ramdam mo siya sa mga ginagawa mo. Greater things are yet to come, but in order for it to be hatched, nililimlim ka muna. Yan, parang manok. Minsan, kailangan mo ding lumiti. Hindi yung evil up, ha? Pero yung smiley, yung parang ganito. Yan. Besides, kahit magbalot ka pa ng face mask, mararamdaman kang okay ka kung yung presensya ng Lord ay laging nakikita sa'yo. And after all, despite na ang daming sitwasyon, si Lord ang nagiging solusyon. For us to smile, to be optimistic, to be okay, and alright. So, yung pinaperting, let's try to get back on His word. Sabi nga sa 1 John 4:4, you are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than who is in this world. So, tatanungin kita,
Hindi ka ba pinatatatag ng Lord sa mga nangyayari ngayon? Hindi mo ba feel yung love ng Lord? Or wala ka na bang hope? Don't jump into the conclusion as the year is not over yet. But have faith first. Kneel down as the Lord makes your feet stronger as you walk in life. And that's it for the vlog na nagawa natin, guys. And shoutouts dito sa mga to. Salamat din sa mga tumulong din sa akin sa pagsagot dun sa question ko dun sa Twitter at sa Facebook. And salamat din sa mga salamat din kay Joyce, syempre sa pag-support, and sa mga taong sumagot ng aking yung question. And yun muna sa ngayon. Kung hindi mo pa ito nalalike, i-like mo na. Kung hindi mo pa nakocomment, commentan mo. Kung gusto mo mag-comment, mag-comment ka. Kung gusto mo i-share, i-share mo din. And kung hindi ka pa nakakapag-support, supportahan mo. And support, hindi na nga ako, pero yung JCCM vloggers as well. Lahat ng mga vloggers ng JCCM, yung pinasin na isa-isa din pa. So yun muna sa ngayon. And well, that's a wrap for me. Yun muna. Bye now.